paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagsimulang magbago si M. Simula nang mapili nila ang maliwagang kahon, may naririnig siyang tinig mula rito. Ngunit, hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Nang umagang yun, sinaktan ni M ang kanyang ama. At hindi maunawaan ni Jeff kung saan nang gagaling ang galit na ipinakita ng kanyang anak sa kanya. Dito natin ngayon idugtong ang maaari pang maganap sa ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na namang gabi ng lagi. Tinusok mo ng tinidor ang kamay ni Papa M. Mabuti hindi pumaon. Pero kailangan pa rin gamutin si Papa. Dito na ang classroom ko, Ate Ana. Em, bakit mo yung ginawa? Sabi mo sa akin, miss na miss mo na si Papa. Di ko alam. Mag-usap nga tayo. Ayoko nang pag-usapan ang nangyari. Pero Em, hindi ka naman ganun. Malambing ka kay Papa. Ayoko na sabing pag-usapan yun, Ate Ana.
Iwan mo na ako. Papasok na ako sa klase ko. Ay, o mamaya susunduin kita, hintayin mo ko. Busy kasi si mama, kaya hindi siya makakapunta dito. Kaya kong umuwing mag-isa. Oh, yung kau na yan. Bakit hanggang dito sa school dala-dala mo? Hindi dapat mawala sa paningin ko ang kahon. Ano ba nangyayari sa'yo, Em? Umalis ka na nga, ate. Huwag mo na akong pakialaman. Em. Ha? Ang tinig na yun. Naririnig ko na naman. Ikaw ay akin. Ako na ang iyong susundin. Oo. Oo. Em? Sinong kausap mo? Ay, wala po, Teacher Shari. Em, please talk to me. Ilang oras ka na nakaupo lang dyan? Hindi ka nagpa-participate sa klase. Ayoko. At yung kahon na yan, pwede ba ibaba mo muna at bibigyan kita ng seat work? Ayoko nga sabi eh. Kailangan palagi ko itong nakikita. Ako na ang magbababa, Teacher Shari. Eh, hindi mo yung dapat ginawa! No! Tama na yan! I said stop it! Stop it! Ang kasaysayang tambok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Nasaan ang parents ni Em? Si Hannah pa lang narito. Hindi pa makaalis sa office si Kyra na sa meeting. At si Jeff, bumalik raw sa antique shop. Naka-off ang cellphone niya ngayon. Kaya Sir Jay, si Hannah lang narito, ang ate ni Em. Well, let her in. Pero as soon as may makausap ka sa parents ni Em, gusto ko silang makausap. Yes, sir. Hannah? Halika na, iha. Oh, please, have a seat. Good afternoon po, Sir Jay. Hannah, nag-aalala ako sa kapatid mo. Hindi siya dating ganyan. Oo nga po. Kami din nagtataka sa kinikilos niya. Shari, anong masasabi mo? Yung kahon na hawak niya, parang naka-focus siya masyado roon. Nabili po nila yun ni Papa sa isang antique shop. Sir, I suggest, ipaiwan muna natin dito sa school ang kahon na yun. Baka kung malayo si Em sa kahon, bumalikan natin niya masayahing ugali. Sige. Tignan natin. Kausapin mo si Em. Sa susunod na manakit siya ng kaklase niya, hindi ko na siya papayagan bumalik rito sa school hanggat hindi may pangako ng parents niya na magbebehave si Em. Yes, Sir Jay. Ako na akong kakausap kay Em. Mabait naman ang batang yun eh. Kaya lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Ayokong iwan ng kahon dito! Em, makinig ka sa akin, iha. Alam mo, kapag hindi ka sumunod sa akin, hindi ka napapayagan ng principal na bumalik dito sa school. Sa akin ang box na yan eh! Oo, at walang gagalaw nito, Em. Ako ang bahala rito. Nilalako naman ang classroom natin pag pauwi na ako. Walang ibang gagalaw nito at walang mawawala sa loob ng kahon mong ito. Promise? Oo, Em. Sige. Payag ako. Pero isang gabi lang, ha? Oo, isang gabi lang.
Ang gusto lang namin, makapag-focus ka sa ibang bagay. Hindi puro dito sa lumang kahon. Come in! Pasok! Bukas yan! Mr. Shapir, ako yung may appointment sa'yo. Jay, Shapir na lang. Kilala kita at natatandaan kita. Huwag na tayong maging formal. Tawagin mo akong Shapir. Salamat, Shapir. Yung sinabi mo sa telepono, nagbago ikamo ang ugali noong estudyante mula nang may binili siyang lumang kahon? Antigo? Maari. Nakita ko yung kahon. Para itong maliit na baol, pero hindi ko nakita ang loob. Noong lumang panahon, may mga kahon na pinaglalagakan ng masasamang elemento. Kung makikita sana natin ang kahon, matitiyak ko kung para saan yun. Nasa school. Ang sabi sa akin ni Teacher Shari, paiiwan niya kay M. Kung masasamahan mo ako roon, gusto kong makita ang kahon. Saka lang kita matutulungan kung malalaman ko kung ano ang laman ng kahon. Kailangan ko ang kahon! Iniwan ko sa school. Hindi ako pwedeng bumalik doon ngayong gabi. Kailangan ko ang kahon! Ayoko nang mabilanggo muli roon. Ano ba sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Ikaw ang papalit sa akin. Ayoko nang maging bilanggo. Hindi kita maintindihan. Magpakita ka sa akin! Em, kakausapin ka doon ni Papa. Buksan mo yung pinto. Gusto ko mapag-isa! Please naman, Em. Ano ba? Kung ayaw mo akong kausapin, o di si Papa kausapin mo. Umalis ka na! Umalis ka na, Ate Hana! Ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Huwag mo sabi akong pilitan Hindi pwede! Si Papa pa yung sinasagot ni Em. Silipin ko nga dito sa siwang ng kwarto niya. Sino ka ba talaga? Bakit ako? Tama na! Parang may sumasampal sa kanya. Pero hindi ko naman makita kung sino. Sinasaktan kaya siya ni Papa? Tumigil ka! Hindi kita susundin! Oh, lumabas ng kwarto si Em. Em! Saan ka pupunta? Em! Okay na itong lesson plan ko para bukas. Kasi Xerox ko na lang text questionnaire bago ko tumuloy dito sa school bukas. Gabi na rin. Buti pa umuwi na ako. Lalako na lang tong classroom. Ano yun? Galing ba ang ingay sa kaon, Em? Dito nga galing. Pero ano yun? Bakit maingay? Ano kaya alaman nito? Hindi naman pala nakalak. Ano ito? Maliwanag! Mga gamo ka mo!
mga mo! Aray! Hindi! Nakagat ako! Marami sila! Huwag! Hindi! Saan dadalhin si M nang nilalang na galing sa kahon? Ano ang nangyari kay Teacher Shari? At sino ang makapipigil sa nilalang ng kahon sa paghahasip nito ng sindak sa mga inosenteng tao? Samahan niyo kaming muli bukas ng gabi. Durugtungan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Lumang Kahon. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz. Alan Ortega, Vilma Estelliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglabot ng tunog. Musika, Boboy Salonga. Supervision Technical, Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.